Hello guys! Welcome again sa aking channel! Ngayon, may i-share ako sa inyo about sa... Dahil nag-overstay ako dito 1 month ago. 1 month after. Overstay na pala ako dito nang hindi ko na namalayan. Overstay ako ng 1 month. Kasi yung visa ko is... until May 17, 2019 lang. Expire siya kasi iba pala siya. Ang na-expect ko, ganun din yung sa ano ko, yung sa working visa. Kasi yung working visa ko is, ang working visa ko is until August 22, 2019. Pero iba pala yon. Iba pala siya kasi yung passport ko mag-i-expire na nitong June. Kaya nag-renew ako nung January, tapos dapat pala pag mag-renew ka ng passport, kailangan mo mag-extend visa 2 months before. Ayan, nakalagay naman dito nung nakaraan, pero hindi ko talaga siya na hindi ko talaga siya na tawag nito, naalala. Hindi ko siya naalala kasi nalibang ako sa pag-akyat ng mga bundok. Akyat-akyat ng mga kabundukan. Kaya ayun, nag-overstay ako for 1 month. Pwede naman siya if ever, kung ayaw mo mag-extend sa immigration, pwede naman siya pwede ka naman mag-exit. Mag-exit para ma-complete journey, para matatakan yung bagong para matatakan yung bagong passport mo. Eh ako, hindi ako nag-exit. Pwede ka naman palang mag-exit sa Macau or China if ever. Kaso lang, nawala talaga sa I admit, nakalimutan ko talaga. Kaya yun, ang ginagandahan lang kasi, yung sa akin, nag-process ako nag-recontract ako. So, sinabay na yun sa pag-process ng kontrata. Pero, kahit na mag-process ka pala, kahit new agency yung hindi pala pwede na agency mag-process. Kailangan talaga yung personal. Kaya nung last week, pumunta ako sa immigration. Kaya pinasa ko dun yung letter at saka yung mga ibang... Pinasa ko dun lahat ng mga requirements kasama na yung letter na nag-sorry ako na nakalimutan ko. Kaya ayun. Buti na lang at kasama ko yung representative ng agency na mag-process ng recontract ko. Kaya medyo, kahit late na ako pumunta, lumabas pa rin siya na that day. Kasi pahirapan talaga pag Ngayon yan, pag ikaw mag-process ng kontrata mo, kailangan mo doon pumila ng maaga. Kasi parang may cut-off ata sila kung ilan lang yung pwedeng pumasok. Pero ayun, buti na lang kasama ko yung agent. Meron nga doon mga nagpa-process mga umaga pa hanggang hapon din. Hanggang hapon sila, mga magsasara na nga yung immigration ng mga yung releasing na lang yung natira. Pero katagal, kailangan talaga mag-take time. Eh ayun lang, yung advice ko lang sa mga sa mga kagaya ko dito na OFW sa Hong Kong, pag if ever na magre-renew kayo ng passport, you must check. Check nyo yung mga papel na nakadikit sa nakadikit sa likod ng passport. Kasi nandun yung doon yung expiration ng yung working visa. Actually, mostly, mga 2 months before, gaya nyan, ako June ang mag-expire passport ko. Nilagay nila, May 17, mag-expire na siya. Kaya dapat, 2 months before, marirenew nyo siya or if ever, pwede mag-exit kayo. Kaya yun. Check nyo lang lagi yung mga importanteng bagay kasi if ever na hindi kayo hindi kayo aware, gumawa kayo ng note or reminder sa cellphone, pwede reminder para i-alarm nyo siya para ma-remind kayo kung kailan nyo i-renew. Ako, I admit, nakalimutan ko talaga at nawala na sa isip ko. Sa kadami ba naman ang iniisip para araw? Ay, nako. At yung nakatatak talaga sa utak ko is yung quiz yung nasa kontrata, yung August. Kung kailan ko pumirma, yun din mag-expire. Iba pala pag yung pag-expire, pag mag-renew ka na ng passport. Pag pa-expire na yung passport mo, dinidikitan pala nila ng expiration, yung working permit mo, working visa.
Visa. Visa pala, working visa. Kaya yun. Ano lang, yung mga document yun na mga importante, kailangan i-note down na lang para iwas abirya. Ayun. Ayun, Tadaima, maintenance due desu. Ayun, i-share ko lang yung aking experience. Bali, ano ah, for my own experience lang ito ah. Kasi yung ewan ko lang sa iba, pero mostly may kaibigan din ako. Akala niya hindi pa, no? Nung chinek niya, expired din yung pala. Hi, nasa. Na-mention kita dito ha. Dito. Ano ba yan? Na-mention kita dito kasi nag-expire din yung passport. Yung ano niya, working visa niya. Kasi nag-renew din siya ng passport. Kaya, ayun. Medyo marami-rami na tayong makakalimutin. Hindi naman siguro makakalimutin. Ano lang siguro. Marami lang iniisip. Maraming iniisip. Ewan ko. Kaya, I hope na makatulong sa inyo yung video na to. Yung mga experience na to, dapat alalahanin natin yung mga importanteng bagay, lalong-lalo na sa trabaho natin. Kasi. And addition nung po, if ever na hindi pa naman siya na-expire at magre-renew kayo, mag-extend pala, mag-extend visa, pwede kayong mag-book online within 24 hours and then pumunta lang kayo doon. On that time na nag-book kayo, pwede siya. Kung ayaw niyo talagang mag-pumila, yun, pwede. Pero kung expire na talaga, there's no choice. Kailangan mo talagang pumunta doon ng sarili mo. At dalhin mo yung passport, old passport, new passport, at yung kontrata. At huwag na rin kalimutan yung letter. Okay, pwede kang mag-apply by your own. So, thank you so much for watching, guys. I hope na makatulong ito sa inyo, lalo-lalo na yung mga OFW dito sa Hong Kong, na alalahanin nyo yung mga inyong mga important documents. Thank you so much for watching. I hope na yung mga bago dito magsasubscribe. Subscribe na rin, tapos please share para maging aware naman po yung ating mga kababayang OFW dito sa Hong Kong at sa ibang panig rin ng mundo. Ewan ko lang sa kanila kung ganun din yun. Kaya yun. Thank you. See you in the next videos. Bye-bye!